buwan ang selebrasyon ng National Teachers Month upang gunitayin ang kasipagan at katatagan ng ating mga guro na siyang nagsilbing pangalawang magulang ng bawat mag-aaral. Sila ay nagsusumikap sa araw-araw upang makapaghatid ng kaalaman sa mga kabataan na nais pa rin matuto at gabayan sila tungo sa magandang hinaharap. Sa taong ito, muling nasukat ang kanilang tatag dahil sa pandemyang ating kinakaharap. Nadagdagan niya ang kanilang pagsubok na hinaharap para lamang maipagpatuloy ang pag-aaral ng kanilang mga estudyante. Ating alamin ang kwento ng isang guro sa kanyang karanasan sa online classes at mga hamong kailangan niyang harapin upang gampanan ang kanyang tungkulin. Panoorin po natin ito. Hindi lingid sa kaalaman ng gurong si Rejuan Modesto na kahirapan at hindi katamaran ang pinakamalaking suliranin ng kanyang mga estudyante sa bagong mode of learning na iniimplementa ngayong semestre. Ang iba sa kanyang mga estudyante ay kailangan pang magpaalam na hindi makakadalo at ang iba naman ay kailangan pang kumayod para lamang may maipangbili ng load na gagamitin para makadalo sa kanyang mga synchronous classes. Ilan lamang ito sa mga kwento ng kanyang mga estudyante na naging tampok ng kanyang trending Facebook post na may ilang libong shares and reactions mula sa mga netizens na talaga namang nakarelate sa mga ito. Kasi gusto ko makita ano ba yung condition ng mga estudyante ko bago ako magturo, syempre. And then doon, binukas ng mga students ko na yung isa, nanghihiram lang siya ng cellphone nung unang meeting namin para lang maka-attend dun sa orientation. And then yung pangalawang araw, yung mismong klase na namin, nagtatanong siya kung may klase ba kasi nagre-renta lang siya ng smartphone dun sa kapitbahay nila. So parang medyo nasaktan ako noon sa side na yun kasi syempre parang makikita mo naman yung effort ng bata na dumalo sa klase. Tapos bigla namang sumunod itong isa kong pang-estudyante na sabi niya kung pwede daw siyang malate kasi 6:30 a.m. po yung klase ko dahil alas 3 po ng madaling araw sumasama siya sa pangingisda para lang meron siyang pang-load sa wifi. Ang kaligayahan naman ng mga teacher makapagtapos yung mga estudyante. Pero that time na inopen nila yon, tapos tinatanong na nila ako kung ano yung magandang desisyon, kung hihinto ba sa pag-aaral or mapapatuloy. Kumbaga parang nasa point na sila na gusto na nilang mag-stop eh. Tapos ako naman syempre parang wait lang, teka, gagawa tayo ng paraan. Bukod sa pandemya ang ating kasalukuyang hinaharap, ay nariyan din ang kalbaryong pinagdaraanan ng mga estudyante at maging mga guro para lamang maipagpatuloy at ma-maximize ang pagkatuto sa online mode of learning ng mga paaralan. Saksi ang mga guro sa hirap ng dinadanas ng kanilang mga estudyante. Sa panahon ngayon, parang hindi na to responsibility talaga ng teacher din. Malaki din talagang role ng parents doon sa pagkatuto, paghulman ng isip ng mga estudyante sa kasalukuyan. Talagang tulungan sa ng teacher, ng estudyante at ng magulang para matiyak natin na bagamat kulang, napupunan natin yung pagkatuto ng bata at hindi nasasayang panahon na nilalaan natin. Ang pagtulong sa mga estudyante na maabot ang kanilang pangarap ang tunay na gampanin ng isang guro. Kaya naman saludo tayo sa mga gurong kagaya ni Sir Rejuan at ang kanyang advokasiyang Walang Maiiwan PH para patuloy na tulungan at gabayan ang mga mag-aaral maging sa labas ng silid-aralan. Dahil ang kanyang kwento at ng libo-libo pang estudyante ay mensahe na dapat mas paitingin ang pagdadamayan at bayanihan upang makapag-abot ng tulong sa anumang paraan. Nang sa huli, maging guro man o estudyante ay siguradong walang maiiwan. Huwag tayong mapagod. Siguro normal lang na mapagod tayo dahil sa ganitong pandemya, no? Pero balikan natin palagi yung mga pangarap natin. At naniniwala ako na sa amang bahagi ng Pilipinas, buhay ang malasakit, buhay yung bayanihan sa atin. Kaya kung iniisip mong walang nag-iisip para sa future mo, maraming nag-iisip para sa future mo, maraming willing tumulong. Schoolmates, talaga nga namang maraming problema ang ating nararanasan kasabay ng pandemyang COVID-19. Para sa new normal, kinakailangan natin matutong mag-adjust at magsumikap pa para malampasan ang mga ito. Siyempre, hindi natin ito kaya mag-isa. Kaya naman, isa puso natin ang pagtutulungan. Let's all lend a helping hand sa ating mga kababayan na nangangailangan in any way that we can.
No matter how small it is, dahil sa paraang laman na ito, tayo sabay-sabay at sama-samang makakaahon. Schoolmates, abangan nyo ang iba pa namin pag-uusapan sa pagbabalik yan ng Schoolmates!